Alam nyo, may pakay yan. Pati si Isko Moreno ngayon, inilalabas ngayon itong mga, siyempre, itong si Isko Moreno, eh pinatanggal niya yung mga tarpuli naman diyan sa Maynila na pinakabit nitong si Parlade o ng Armed Forces of the Philippines na persona nung grata raw ang mga, eh ko kung ano yung nakalagay do, MPA ba o komunista? Eh persona ng grata pala, ba't di nyo palayasin yung mga inchik dito? Ha? Na nagtatrabaho sa Pogo. Hindi ba? Ba't di nyo palayasin yung mga inchik na natuklasan dito, may mga ID pa ng People's Liberation Army ng China? Ba't di nyo pinapalayas yan? Oh, ngayon, ano sabi nila? Ito raw si Isko, supporter ng MPA. Tinanin nyo mga katarantaduhan pag-iisip ha, mga kaibigan. Si Isko magiging supporter ng MPA? Paano nangyari yun? Dahil pinatanggal niya? Hindi, pati daw yung si ano, si sino ba yun yung babaeng naging DSWD na itinalaga ni Pangulong Digong nyo? Ha? Ang pangalan nun, yun, leftist yun eh. Yun pala ngayon, ang namumuno dyan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na itinalaga ni Isko Moreno. Eh kung masama yun, eh bakit tinalaga ni Presidente Duterte yun? Di ba? Later on, tinanggal lang. Oh, mga kaibigan. At nakita naman ninyo, di ba? Ang daming video na kumakalat. No, si Presidente mismo sumisigaw, mabuhay ang MPA. Oh, ngayon, ano nilalabas? Kasi nga, maraming nagagalit din kay Isko dahil alam nila, identify dito kay Presidente Digong nyo, di ba? Supporter ng pamilya niya yan eh. Kaya nga yan si Isko, bago yan tumakbong alkalde, itinalaga muna yan na undersecretary ng DSWD. Di ba? Tinalaga siya dyan. Undersecretary muna siya. Ngayon, alam niyo naman si Isko, mahilig. Ewan ko kung anong talent ang nalalaman niya sa sarili niya na meron siyang kakayahan sa negotiation. Eh samantalang yung negotiation sa Quirino Grandstand, nagkagulo yun dahil sa kanya. Di ba? Pumapil siya dun eh. Pero, hindi ho ibig sabihin, eh komunista siya. Hindi ako naniniwala, ang komunista, ano yan eh? Sabi ko nga sa inyo eh, dapat hindi magnanakaw yan, di ba? Hindi yan mahilig sa pera. Yan ang komunista dapat. Pero, alam naman natin, nung panahon ni Presidente Cory, may mga na-appoint din na komunista eh. Pag wala na sila, pagka na-appoint na sila sa pwesto, nagiging kawatista eh. Mas matindi pang magnakaw kaysa sa hindi leftist eh. Leftist, di ba? Kaliwa. Oh, mas malupit palang magnakaw yung kaliwa kaysa sa kanan. Ano ang punto natin dito? Kasi si Yorme, pinalalabas din nila yung mga litrato ngayon. Ang kasama si Joe Masison, si Halandoni, mga NDF, di ba? National Democratic Front. Oh. Eh yung litrato na yun, sa pagkakatanda ko nga, nung itinalaga yan si Yorme na undersecretary ng DSWD, sumama yan eh, doon sa akwan, sa negotiating panel, sa The Netherlands, mga kaibigan. Ewan ko kung anong capacity niya ron. Anong expertise niya sa negotiation. Eh bakit noon hindi kayo nagreklamo? Hindi ba? O bakit ngayon nilalabas niyo yung litrato ni Isko Moreno? Eh si Isko Moreno, hindi ako naniniwala magiging komunista yan. Alam niyo ang klase ng tao na hindi magiging komunista, katulad yung sinasabi niyo, si Angel Locsin.
Ang gaganda niyan. Bakit mamumundok yan? Sip mo sa bundok, di ka na maghuhugas doon. Di ka na magsisipilyo roon. Di ba? Eh, ba't yan sasama roon? Si Catriona Greg, sasama ba yan doon? Di na siya magsisipilyo? Hindi na siya maghuhugas? Ba, pati si Liza Soberano? Isipin ninyong gaganda niyan. Kaya sabi ko nga, itong ginagawa ni General Parlade, tulungan pa siya ng mga general, lalong dadami komunista. Kayo kumakampanye. Kayo nagpaparami. Ganyan ba ang dapat na maging pakikitungo, pati yung mga kabataan? Ha? Pinagmamalaki nyo pa, parang pinananakot pa kay Angel Luxin, baka matulad ka rin. Ang kailangan dyan, orientation. Hindi ba? Ano ba ang naging dahilan para sila maakit nung paniwala na yun? O, hindi ba? Ang naging dahilan kaya sila naakit sa ganyang paniwala ay sapagkat naduduktrinahan sila eh. Di ba? May doktrina yan eh. Mga kaibigan eh. Eh, nung panahon ni Marcos, ha, ito, natatandaan ko, yung Civil Relations Service, CRS, ng Armed Forces of the Philippines, ang dating namuno dyan, sa panahon ni dating Pangulong Marcos, si General De Leon, natatandaan ko yun eh. Tapos, meron siyang deputy. Ang kanyang deputy ay si Colonel Carlos F. Malana. Bakit ko alam? Kaibigan ng tatay ko yun. Kaklase yun ng tatay ko sa Ateneo de Cagayan nung sila'y mga bata. Ngayon, itong si General Carlos Malana eventually, naging general ito. Hindi naman o sa pagmamayabang. Dahil po, sa tulong din na nagawa ng tatay ko. Dahil ang tatay ko, journalist eh. Broadcaster journalist. Lagi siyang na ipopromote sa pamagitan ng media ng tatay ko. Diba? Ito si General Carlos F. Malana. Kaya nung ito ay sabita ni Marcos ng Estrella. Ha? Nung siya ay sasabita ng Estrella sa balikat bilang Brigadier General. Alam ba ninyo, tatlo lang kaming isinama niya na civilian. Kasi ang mga nando doon sa Malacanang, ang magsasabi si Marcos eh, inimbitan niya kami dahil kaibigan niya kami. Tinutulungan namin yan eh. Sa mga programa namin sa radyo. Kayo maniniwala, ang programa namin noon, tatlo. Ako ang umuupo noong nag-uumpisa ako. Tatlong himpilan. Magkakahiwalay na programa. Sa isang himpilan, umaga. Sa isang himpilan, gabi. At merong isang himpilan tuwing Linggo. Ngayon, napunta kami ng Malacanang sa invitation sa amin ni General Carlos F. Malana. Ha? Yan si General Malana, namatay na siguro eh. Wala na akong balita eh. Taga Cagayan yan. Cagayan, Bali. Si General Malana. Nung siya ay nasa CRS, kaya ho namin tinulungan yan para mag-promote ng isang kampanya. Ha? Yung tinatawag na Filipino ideology. Yun o, mga kaibigan. Dito sa Filipino ideology, natatandaan ko pa na ano rito, walang politika. Ipinopromote yung culture ng mga Pilipino para matanim sa ating mga puso, sa ating mga isip, yung ating pagiging Pilipino.
Yun ang purpose nun, mga kaibigan. At yun ay project yun ni General Carlos F. Malana. Ito ah, nung yan si General Malana, total na ikukwento ko na rin lang. Kukwento ko sa inyo pangyayari. Nung yan naging, nung sasabitan ng Estrella sa balikat, during that time, si General Bear ay on leave. Ha? Si General Bear noon ay on leave dahil po sa kanyang pagkakasangkot sa pagpatay kay dating Senador Benigno Aquino Jr. under the principle of command responsibility. Yun ang ikinakaso sa kanila. Magmula dun sa mga pumatay na sinasabi raw pumatay. Pero later on, ano na yan? Diyos na lang ang nakakaalam yan. Ngayon, nung sasabitan siya, nandun kami sa Malacanang. Gabi, mga kaibigan. Doon ko nakita unang-una ng malapitan si Marcos. Si Marcos noon, hirap nang maglakad. Kinakaladkad na yung isa niyang paa, yung kanang paa. At saka, namamagana yung muka, yung mata niya, ano na, yung nagluluha, nagmumuta ang mata niya. Pero, ang utak ni Marcos, very sharp. Kahit na nung bago siya mamatay, di ba? Very sharp pa rin ang utak ni Marcos. Humina ang katawan, pero ang kanyang utak ay intact. Kinukwento ko lang sa inyo ang pangyayari. Ha? So, dahil nga sa naiambag naming tulong dyan kay, sa general na yan, kay General Malana, inimbitan niya kami roon. Alam ba ninyo, nung gabing yun, ito ngayon ko lang maikukwento, o naikwento ko man ito, matagal na. Siguro, marami sa inyo ang hindi na inabot yun. Ito, nung si General Malana, nasa, ado kami sa Malacanang, naghihintay kami ng schedule. Wala namang ibang naka-schedule nung gabing yung kundi si General Malana. Siguro, si Marcos ay may ginagawa. Ngayon, habang kami nagkukwentuhang nakatayo, may mga umiikot na kwan, yung tinapay na maliliit, ha? Sandwich. Yeah, sila Rudy Puti ang nando doon. Si Rudy Felicidario. Sila mga waiter doon. Kapatid dyan nung sheriff na si Toti, Katoti Felicidario. Ang tatay nila, matagal na nagtrabaho sa Malacanang, ilang presidente o kung tatlo o apat na presidente bago kay Marcos. Ha? Nagtrabaho doon sa Malacanang. Ngayon, nung bago mag-umpisa ang seremonya, meron lumapit na security ng Malacanang kay General Malana at binulungan siya. Pagkatapos siyang bulungan, lumapit sa amin si General Malana, sabi, sandali lang ha, iwanan ko muna kayo, tawag ako ni General Bear. Nando doon si General Bear, pero hindi lumabas. Kasi nga, on leave si General Bear that time. Ngayon, kinukwento ko na, sinasamantala ko lang ang pagkakataon na, alam ko ang pinag-uusapan natin yung kumukomunistang red tagging na ginagawa ng Armed Forces of the Philippines ngayon. Ngayon tinawag siya. Paglabas niya, kasunod na lumalabas si Presidente Marcos at kami ay pinapunta na doon sa parang, kung yun yung Heroes Hall. Ha? Kasi nakapanumpa na rin ako dyan sa Heroes Hall na yan. Nakaraang administrasyon bilang isa sa officer ng samahan sa media, no. Ngayon, nung kakabitan na ng medalya, puro general lang nandoon na. Ito kukuwento ko sa inyo.
Bigla na lang dumating doon si General Fidel Ramos, ang Vice Chief of Staff at Acting Chief of Staff that time. Mga kaibigan, ang kasama niya ay si General Eduardo Ermita. Ha? Ngayon, nung tapos nang sabihitan si General Carlos Malana, at saka lang sila nakita ni Presidente Marcos, hanggang ngayon, tandang-tanda ko ang exact words na binanggit ni Marcos. Pagkatapos sabihitan, magpapakuha ng mga litrato yung mga general eh. Ha? Katabi siyempre yung sinabita ng Estrella. Alam niyo, bago mag-picture taking, nakita ni Marcos si ano ron? Si dating presidente at General Fidel Ramos. Ang sabi ni Presidente Marcos, "Oh, Eddie," sabi niyang ganon, "ha? I'm sorry, I was not able to inform you earlier about this." Edi ako noon, walang muwang, wala pang muwang dahil bago lang tayo noon sa media, hindi tayo palabasan ng ganyan eh. 'Di ba? Pero pagbaba namin nung kami paalis na, sabi ng tatay ko, "Napansin niyo ba? Yung sinabi ni Presidente Marcos, ibig sabihin eh, hindi na sila in good terms ni General Ramos. Ang ibig sabihin, yung pagkakatalaga at promotion nitong si General Malana eh hindi dumaan kay General Ramos kahit siya ang acting chief of staff that time. Kung hindi ang tumulong para sa promotion ni General Malana, eh walang iba kung hindi si General Fabian Bear." Mga kaibigan, alam nyo, kaibahan ng mga general ngayon sa general dati, kahit sa panahon ni Marcos, bihira magnanakaw nun. Walang ganito kalaking iskandalo at wala kang maririnig na nagtatraidor sa bansa. Pero ngayon, mga kaibigan, ibang-ibang approach, binabanggit ko sa inyo yung Filipino ideology, isa yun sa pamamaraan eh. Kung paano mo i-encourage, kung paano mo imumulat ang mga kabataan sa mas importanteng bagay na kailangan nila na matutuhan at malagay sa kanilang isip at puso nila. Ano yun? Yung pagiging Pilipino. Di ba? Kung lahat tayo, ganun ang isip natin, kamukha ng mga Hapon, nationalist. Eh dito, wala nang nationalist dito eh. Puro falsipikado rito eh. Eh ultimong yan, samahan ng mga komunista, falsipikado na rin yan eh. Wala naman totoo dyan eh. At eto pa, total, nagre-red tagging kayo, yung Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan. Eh, nagre-red tagging kayo. Alam ba ninyo na yung mga NDF na yan, eh, kumukulekta ng pera yan sa mga politiko? Di ba may nagsisirculate din ng mga information na ito raw si Presidente Duterte nagbibigay din ng pera sa komunista. Bakit nila ginagawa yon? Pati yung mga politiko, mapalokal, mapanasyonal, nagbibigay sila ng pera sa NDF. Sinasabi ganyan ha? Bakit? Para wag silang ma-assassinate. Nakita na ninyo? Para wag masabotahe. Ang daming ganyang impormasyon. Ngayon, aakusahan mo ngayon si
Mayor Isko Moreno na MPA, supporter ng MPA. Eh kung supporter ng MPA, dami supporter ng MPA. Di ba? Eh di ba, minsan eh, meron pa nga eh, nung nakaraang taon niya tayo na nag-vandalize dyan yung mga leftists, di ba? Ano-ano pinagdodrawing dyan sa underpass doon sa May City Hall. Eh, nagalit din si Isko Moreno ron, di ba? Oh. Eh, paano mo sasabihin leftist yan? Hindi ako maniniwala leftist yan. Masama yung ginagawa ninyo. Nag-aakusa kayo ng hindi totoo. Lalo na dyan sa mga kababaihan, mga celebrity. Nilalagay nyo sila sa ang kanilang buhay sa panganib na pwedeng masabutahi yan. Paano kung may mangyari dyan? Sino sisisihin? Di kayo. Kayo, sa inyo ibibintang yan. Hindi nyo ba naisip yan? Oh. Masama na ba tumulong? Eh, mabuti pa yan. May nagagawang tulong eh. Totoong tulong ha. Hindi ito yung nagpapanggap lang. At saka, pinopropaganda. Pinalalagay sa dyaryo. Di ba? Hindi naman sila ganun eh. Yan si Catriona Gray. Hindi pa yata Miss Universe yan. O nung naging Miss Universe yan, ewan kung nung bago pa, eh ginagawa niya na yun. Nagpupunta siya dyan sa mga Islam area, di ba? Sa Tondo. Oh, ini-encourage niya ng ibang pagkakaabalahan ng mga kabataan. Yung ma-involve sa mga arts, di ba? Kasi artist yan eh, singer yan eh. Si Catriona Gray. Alam ba ninyo kung sino nag-build up kay Catriona Gray bago yan napasali sa Miss Universe? Military! Ano sasabihin ninyo mga leftist yan? Ang tumulong dyan, financially, alam ko eh, kinuwento ko nga to nung naging Miss Universe eh. Di ba? Oh. Bago siya sumali pa, hindi pa sa mga maliliit pang beauty pageant yan. Tinutulungan na yan ng isang military official. No string attached yun, ha? Mga kaibigan. Kasi yung military official na yun, namatay na yun eh. Hindi ko na sasabihin kung ba't no string attached, hindi ho Chubby Chingson yun, ha? Na nagtutulog-tulogan ha, para mapadaiti kay Catriona Gray. Hindi, tagang yung ano na yon, yung namatay na military official na yon, colonel yon. Yun, ano yun eh? Matulungin sa mga may talent. Hindi lang sa ganyan, mga beauty queen, mga ganyan. Hindi, pati sa mga singer. Ultimo sa sundalo. Kaya nga nagkaroon ng ano eh, ng nag-i-sponsor yan ng mga show. So, pinasasali niya mga sundalo, mga pulis, na meron talent sa kantahan, ha? Na napapanood sa mga pangunahing entertainment show. Oh, tinutulungan niya yon. At isa si Catriona Gray sa natulungan. Ano masama yung tumulong ka? Ang pagtulong ba? Diba, may bibigay ako. Eh, gusto mong tumulong yung tao. Ito, bibigyan ko. Eh, ang tulong nila Angel Oxin, lugar-lugar eh, di ba? Pag pumunta sa isang lugar, kung sino yung mabigyan nila ron, di ba? Tatanungin ba muna niya, MPA ka ba? Anong katarantaduhan yun? Eh, di may discrimination ka. Di ba? Oh. Hindi katulad sa atin, tayo, meron din tayong ginagawang ganyan ngayon. Ayaw na nga natin sana mabanggit, kaya lang, ito, hindi maiiwasan itong
Ituntungkol sa mga entertainers. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, itong mga itong Armed Forces of the Philippines, ang kailangan nilang gawin, umisip sila ng programa. Hindi yung anong gagawin mo dun sa mga nahihikayat o nai-impluensyahan ng ibang paniwala. Diba? Katulad niyang komunismo. Ayaw niyo pala niyan. Abay, gumawa kayo ng programa niyo. Katulad yung kinukwento natin kanina, nung panahon ni Marcos, merong nagprograma niya na gumawa ng programa, tinulungan namin. Anong kampanya yun? Filipino ideology. Ang dapat natin pa rin pairalin bilang basihan ng ating pagpili ay yung kakayahan. Lalo-lalo na napakahirap nang humanap ngayon ng mga taong kamukha nila Justice Carpio na meron pong pagmamalasakit, pagmamahal sa bansa natin. Kung mahal mo ang bansa mo, mahal mo ang mamamayan mo. Ha? Paano mong paniniwalaan tong administrasyong ito, mga kaibigan? Di ba? Lahat ng katraydoran ginawa sa sambayan ng Pilipino. Turo nyo nga sa mga kababayan natin na naniniraan sa Amerika. Ituro nyo sa kanila kung saan sila pwede magpagawa ng Chinese passport para makauwi dito. Di ba? Kasi yung Chinese passport, walang requirement. Pasok ka lang. May BUA, meron pang retirement. Mga kaibigan, lintik na mga pribileyo, meron pa si Luxi na special lane. Para sa mga inchik. Isipin niyo yan. Tapos Pilipino ka, nag-US citizen ka lang, di ka na makabalik kung wala kang visa. Maswerteng inchik. Ano yun? Di second class citizen ka na dito sa Pilipinas. Kahit ikaw ay Pilipino. Kahit ano sabihin mo, ako, nag-citizen ako sa Amerika, Pilipino pa rin ako. Bakit? Pumuti na ba kulay ko? Naging blondie na ba buo ko? Dahil ako nag-American citizen? Hindi. Mababago mo ba yung dugo ko? Walang mababago sa'yo. Yung pribileyo lang sa pagiging American citizen ang nabago sa'yo. Pero sa dugo, ha? Pilipino ka pa rin. Sa kulay mo pa lang Pilipino ka pa rin. Tapos pagkakait mo dyan na malayang makauwi ng bansa natin, tapos mga walang hiya pa yung mga konsul, tsaka mga embassy natin, niloloko yung mga tumatawag. Nagtatanong kung paanong requirements, pabago-bago, wala raw. Walang islot, schedule, kung ano-ano, pinababalik-balik, nililito. Di mabuti pa Ituro nyo na lang, magpagawa kayo ng Chinese passport. Kasi katakot-takot ang package na pribileyo para sa mga inchik. Pwede kang mag-retirement. May pera ka lang. Magkano kita dyan? Alam ba ninyo, 1 million ang bayaran dyan. Yung $50,000 mo,
Hindi bayad yun. May resibo yun. Ha? Sa iyong pera yun, niririsibuhan yun. Ikaw ang gagastos nun. Pero yung under the table, yan palang retirement package na yan ng Department of Tourism, tsaka ng PRA, ng Philippine Retirement Administration ng sa ilalim ng Department of Tourism, 1,000,000. Hindi pa kasama dyan yung ano ha, investors visa. At saka yung, ano ba yun? Meron pang isa eh. Mga kaibigan eh. Oh. Tapos Pilipino ka, hindi ka rin pwedeng pumasok dito. Kung US citizen ka at ang passport mo'y US passport. Kailangan meron kang Philippine passport. Oh. O kaya dual citizen ka. Meron kang Philippine passport. Anong katarantaduhan yan? Di ba, mga kaibigan? Diyan ba? Hindi pa ba tayo nagkakaintindihan dyan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na